Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Malakay, Malakias 3:8-10. Alam ko po na, alam na alam po ninyong lahat ang verses na ito. Amen? At gasgas na ito kung ating lilimiin. Amen? Dahil lagi ito ginagamit. Ngunit nasabi po rito, ang tanong ko na may matubig bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit dinadaya niyo ako. Sa paanong paraan sa mga ikapo at mga handog? Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Ibigay niyo ang buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuho sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen? Maraming beses na po natin itong nabasa, di ba po? Pero alam niyo po ba, sabi doon, ang sinasabi ng Panginoon ay dinadaya daw natin siya sa ibang, sa English translation, sabi doon, nirarab natin, ninanakawan. Amen? So kapag hindi po pala tayo nagbibigay ng ating tithes and offering sa Panginoon, ay ninanakawan natin ng Diyos. Amen? Nais po ng Panginoon na bigyan ito ng diin sa atin na tayo po ay nagnanakaw kung hindi po tayo nagbibigay ng tithes and offerings. Amen! At sabi po sa verse 9, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Amen? Sa mga nandaraya o nagnanakaw sa tithes and offering ng ating Panginoon ay may sumpang nakalaan, nakatakda para sa kanila, sa kanya. Amen? Ang isang tao, o ang sabi dito ay buong bansa, na hindi nagbibigay ng ikapo at handog sa Panginoon, ay may sumpa na nakatakda sa kanya. Amen? Maliwanag po. Pero, ang sabi ng Panginoon, subukin niyong gawin ito. Ang sabi sa verse 10, ang utos niya, ibigay niyo ng buong buo ang inyong mga ikapo at handog upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Amen? Maliwanag po ang sabi ng Lord, may purpose bakit natin binibigay ang ating tithes and offerings. Ito po ay para sa pagtugon sa mga pangangailangan ng iglesia, ng church. Maliwanag po. Kapag ginawa daw po natin ito, kung susubukin daw po natin ang Panginoon, bubuksan ng Panginoon ang durungawan ng langit upang ibuhos sa atin ang masaganang pagpapala. Amen? Kung makikita po natin, hindi niya sinabi na pintuan lamang ang bubuksan, kundi durungawan. Ibig sabihin, mga bintana. Nakita niyo yung mga bintana natin, ang dalaki. Mas malaki sa pinto. Amen? Kasi gusto ng Lord na mas malaki, mas malawak ang kanyang maibubuhos na pagpapala sa bawat isa. Yun po ay kung hindi tayo magnanakaw ng ating mga ikapot handog. Amen. Alam niyo po, nung nabasa ko po ito, sa verse 9, sabi doon, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Kapag ang isang church, sabi kasi dito, bansa eh. Masyadong malawak ang bansa ang gagamitin natin. Sabihin na natin sa family, sa isang pamilya na nandaraya o hindi nagbibigay ng ikapot handog ang mga taong naghahanap buhay o nagninegosyo ay parurusahan ng Panginoon. Buong pamilya. Amen. Kaya kung sa isang pamilya ay may tatay, may nanay, may ate at may kuya, na naghahanap buhay, silang lahat ay dapat na mag-ikapo at maghandog sa ating Panginoon. Amen po. At isa pa rito ay sinasabi ng Panginoon na ang lahat ay dapat na magbigay. Ang lahat ng kumahawak ng salapi ay dapat na magbigay. Even po yung mga bata na humahawak ng kanilang mga allowances, ng kanilang mga baon. Amen? Natuturuan po natin sila sa pagbibigay sa ganong kaliit na salapi pa lang. Sabi nga po, di ba sa
noon, nung nag-aaral pa daw siya, elementary o high school, ang kanyang baon daw po ay 20 pesos. Amen? At nagtatide siya sa Lord, nagbibigay talaga siya, talagang tapat siya. At nung nang nag-college na siya, nagbibigay pa rin siya sa Lord, 100 ang kanyang baon. At nakikita ko yon na talagang, ano siya, tapat talaga siya na nagbibigay sa Lord. Tapos nung nag-umpisa ang pagbaba ng first fruits, alam niyo po, alam ko, college pa lang siya noon, nag-aaral pa siya noon. Pero nag-first fruit po siya. Ngayon po, binigay niya po yung, sabi niya sa kwento niya, yung daw savings niya sa banko, ay ibinigay niya lahat. At parang ang pakinig ko noon ay 50 pesos na lang ang natira doon sa banko niya. Kasi hindi niya na mawi-withdraw yun eh, di ba? Amen? Ah, wala daw natira. Wala natira. As in zero balance. Amen? Ibig kong sabihin, ibig ko lang pong tukuyin sa inyo ay simula sa bata ay matuturuan natin ang ating mga anak ng tapat na pagbibigay sa Panginoon. At hanggang sa lumaki sila at tumanda sila, ito ay gagawin nila. Diba po sabi ng Proverbs, diba? Train up a child the way he should go and when he is old, he will not depart from it. So kung ano po yung itinanim natin sa mga bata sa kanilang murang edad pala, lalakaran na edad nila ito hanggang sa sila ay tumanda. Amen. Kaya ang buong pamilya ay, o kahit na sino sa buong pamilya ay hindi ina-exempt na magbigay. Ang lahat ay inuutusan at tinuturuan na magbigay sa Panginoon. Para ang lahat ay pagpalain. At naalala ko po yung kwento ni Jonah na sa isang barko, di ba, sumakay siya dahil tumatakas siya sa Panginoon dahil may panawagan ng Lord sa buhay niya. At nung sumakay siya sa barko na iyon ay bumagyo at sila ay naligalig nung nandun na sila sa biyahe nila sa dagat. At napagtanto niya na siya ang dahilan bakit sila nakakaranas ng ganun. Kaya ang sabi niya, itapon niyo ako sa dagat kasi siya yung dahilan. So sa atin din sa buong pamilya, huwag natin hayaan na magkaroon ng dahilan o ng isang tao na hindi nagbibigay para lamang mapigilan yung pagpapala sa ating mga buhay. Amen? Kung alam na alam po natin, at alam po, tiyak ako na alam natin ang mga versikulo sa Bible na pinagpapala ng Panginoon ng lahat ng tao nagkakaloob at nagbibigay ng tapat ng kanilang ikapot handog. Hayaan po natin na ang buong pamilya natin ay matutunan ito at lakaran ito mula sa bata hanggang sa pinakamatanda. Amen? At tiyak po, ang pagpapala ng Panginoon ay isa sa atin dahil sabi po ng verse 11 and 12, hindi ko na madadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Sa gayon, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam tirahan ang lupain ninyo. Amen? Sa atin, hindi tayo mga nagtatanim, tayo'y mga naghahanap buhay. Pero mayroong mga sirkonstansya na dumarating na nagkakaroon ng mga salot, kakaroon ng mga problema o mga hadlang sa mga pagpapala. Ang sabi po ng Lord doon, aalisin daw po niyang lahat iyon. Amen? At ang lahat ng tao, sabi dito lahat ng bansa, pero sa ating pamilya, ang sinasabi ng Panginoon, ang lahat ng tao makakakita sa inyo, ay sasabihin kayo ay mga mapalad sapagkat napakainang tirhan ng inyong mga magagandang tahanan. Amen? Ganun po magpala ang Panginoon kapag tayo lamang ay susunod sa Kanya ng buong tapat. At ang ating mga ikapot-handog ay ibibigay natin sa Kanya ng buong buo. Ang sabi dito, buong-buo mong ibigay. Ibig sabihin, hindi ka magbabawas kahit one-fourth, one-half, amen, one-third, wala kang ibabawas. Kundi buong-buo ang ibibigay mo sa Panginoon. Kasi kapag binawasan mo ito, may pagnanakaw pa rin na nangyari. Amen! Maliwanag po! At tandaan po natin lagi yung pangako ng Panginoon na kapag tayo ay sumunod sa Kanya, merong pagpapala na darating sa ating mga buhay. Bakit hindi niya bubuksan ang durungawan ng langit upang ibuo sa atin ang pagpapala kung tayo naman po ay mga sapat na nagbibigay
ng ating mga ikabot ng buwan. Amen? Tiyak po na ibabalik ng Panginoon ang lahat ng ating mga ibinibigay sa Kanya. At higit pa po sa ating mga inaasahan, sa ating mga hinihingi, sa ating mga pinanalangin, higit pa po yung lahat dyan. Sapagkat yung ibinibigay po natin sa Panginoon ay kapiramot lamang ito doon sa kayamanan na mayroon siya, na pag-aari ng Panginoon. Amen? Amen po? Kaya tayong lahat po ay magbigay sa Panginoon, buong-buo, tapat, at patuloy na may pag-ibig at pagmamahal sa ating Panginoong Diyos sa buhay. At sinasayo, salamat po, Lord God, sapagkat po kami, Panginoon, ay nasumpungan mo tapat at patuloy na sumusunod sa iyo. Ipinag-uutos, Panginoon. Kaya naman, Lord, patuloy mo nga pong ibuo sa amin ang saganang pagpapala at patuloy mong pupuksan ang lahat ng durungaw at ng langit upang pagkaanan, Panginoon, ng mga pagpapala kayong ipupuhos sa pagpapala. Salamat po, Panginoon, sa aming mga kapatid na patuloy, Panginoon, na ikitapat at inilalagay sa kanilang mga puso ang patuloy na pagpipigay sa iyo, gawain sa iyo, para sa iyong ministeryo, Panginoon. Salamat, O Diyos, ang marami ulit pagpalain mo sila, Panginoon, ang gawa ng kanilang mga kamay, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang kanilang mga negosyo, kanilang mga hanap buhay, maging ang kanilang mga anak na nag-aaral, Panginoon, ang mga anak nila, Panginoon, na naghahanap buhay, Lord God. Kayaan mo sila po, Panginoon, ay patuloy na mapagpala, Panginoon, at bumuhos sa kanila ang matitindi at masasaganang pagpapala, Panginoon, at pagpapala sa iyo. At muli, O Diyos, magamit lamang, Panginoon, ang mga salapin ito sa mga mabubuting layunin mo, Panginoon, para sa iglesyang ito, Lord God, sa mas mabilis pang paglabas, Panginoon, sa telebisyon, Panginoon, at sa maraming bansa, Lord God, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. I-multiply mo po, O Diyos, ang lahat ng mga salapin ito, Panginoon, upang tugunan, Lord God, ang lahat ng pangangailangan ng iyong templo, Lord. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, patuloy kami nagtitiwala ng Panginoon na ikaw po, Panginoon, ang gagawa at ikaw ang patuloy na mag-multiply ng lahat ng mga salapin ito, Lord God. Muli, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Sa banal na possession ng ating Panginoon, talang po po na ang bawat isa ay nasasabik na nakapakinig ng mga magagandang mensahe ng Diyos para sa araw na ito. At muli, tayong lahat ay narito upang tugunin ng Panginoon at hindi tayo uuling bigo sapagkat ang Diyos ang magbayad niyan sa lahat na siyang gagawa ng mga dakilang bagay sa araw na ito. Tayong lahat ay magtaas ng dalawang kamay, yumuko at kumikit, at muli nating pakanasain ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message full of power na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. Iwa
Sige po tayong lahat ay manatiling na kayo at nakapikit. Taas po natin ang ating dalawang kamay na pumanaglaki. Come on everybody. Hands lifted up. Bow down our heads and close our eyes. Hallelujah. Oh, we bless your name, Father God. We bless your name, Lord. Hallelujah. Sige po, ibigay lang po natin sa hindi sa Panginoon yung oras. Praise Jesus. Tayo po ay umasama ng dakilang bagay sa oras nito. Mag-expect tayo ang dakila ang gagawin ng ating Panginoon. Yes, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Sa aming Panginoon. Higit pa po sa aming inaasahan, higit pa po sa aming mga ipinadalangin, higit pa po sa aming mga pinapangarap, Panginoon. More than we have prayed for, more than we could ever think or even imagine. Mighty God, you have in store something great for us. Kaya kayo pa lamang, Panginoon, tayos ka na namin pasalamatan. We just want you to, we just want to thank you, O God, in advance sa lahat po ng mga bagay na gagawin niyo po sa amin. Salamat po Diyos sa marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Proverbs 11:30, is wise saves lives, and the one who is wise saves lives. Basahin nga po natin, pakibasa po natin. And the one, sige po, and the one who saves lives, and the one who is wise saves lives. Yeah. Sa ibang translation, he that wins souls is wise. Pakisabi natin, he that wins, wala namang tao, he that wins souls is wise. Yeah, basahin mo natin, he that wins souls is wise. Yeah, he that is wise saves lives, or he that wins souls is wise. Yan. Amen. Praise God. He that wins souls is wise. Tatagpuan po natin sa Proverbs 11:30, letter B. Yan. Nang ibig sabihin, siya na nagliligtas ng kaluluwa, siya na nagsusolwi na ay wise or matalino. Yan. Yung salita ang saves lives, ang ibig sabihin niya na ay nagliligtas ng kaluluwa, hindi lamang po basta buhay, is wise. And one who is wise saves lives. Alam mo ninyo, maraming Kristiyano gusto nga mawit. Maraming Kristiyano gusto nga tumugtog, amin po ba? Maraming Kristiyano gusto umawit. Maraming Kristiyano gusto tumugtog. Maraming Kristiyano gusto sumayaw sa Panginoon. Gusto mag-drums, gusto mag-tambourine, etc., etc. Ibig sabihin, marami pong Christians gusto talaga mag-serve kay Lord. Amin po ba? Pero, bibihira ang mga Kristiyano pag dumadalo o midalang kaluluwa. Bibihira yung mga Kristiyano ang nagliligtas ng kaluluwa. Amin po ba? Matapos namin sa Kristiyano ay mag-born again, gusto niya ay gusto ko mag-tambourine, gusto ko sumayaw, gusto ko umawit,
Gusto kong mag-aaral ng keyboard, ng gitara, ng drums. Gusto kong mag-video, gusto kong mag-camera, gusto kong mag-special number. Ngunit mga minamahal, bibihira po ang mga Kristiyano pagdating ng Sunday o katagawain, hindi lang kaluluwa. Bibihira yung mga nag-i-evangelize at bibihira yung nagliligtas ng kaluluwa. Amin po ba? Nakikinig pa po ba tayo? Alakpakan natin si Lord saglit. Kasama tinta po mga minamahal, ang sabi po ng Proverbs 11:30 letter B, siya na nagliligtas ng kaluluwa, siya na nag-soul winner ay matalino. He that wins souls is wise. Hindi sinabing he that playing keyboards is wise. Hindi sinabing he that is taking picture and camera is wise. Hindi sinabing he that is leading a church is wise. Nakikinig po ba tayo? Ang sabi ko noon, siya na nagliligtas ng kaluluwa ay matalino. Amin po ba? Sino po ang matalino sa banal na kasulatan? Sino po ang, dito lang po kayo titignan, huwag po kayo titignan sa likuran ha? Yung po kayo titignan sa harapan. Sino po yung matalino po? Sino yung matalino? Sino yung matalino? Yung nagliligtas na kaluluwa. Kapag hindi nagliligtas ang kaluluwa, anong tawag? Ulitin ko pong muli, ang nagliligtas ang kaluluwa ay matalino. Ay kung hindi nagliligtas ang kaluluwa, anong tawag? He that wins souls is wise. Siya na nagliligtas ng kaluluwa ay matalino. Siya na nag-i-evangelize, siya na soul winner ay matalino. Hindi sinabing, siya nagluluto kada Sunday ay matalino. Sinabi. Siya naglalaba ay matalino. Hindi sinabi. Siya nag-keyboard ay matalino. Siya nagbabakap, kumaawit, nagtatamburin ay matalino. Bagamat matatalino talaga yun. Pero ang Proverbs 11:30 ay nagsasabi, siya na nagliligtas ng kaluluwa ay matalino. Nakikinig po kung matalo. So ano po ang diin ng Proverbs 11:30? Ang diin po ng Proverbs 11:30, mga minamahal, tayo po ay mag-evangelize. Sa aklat po ng Matthew 1:21 ay makikita po natin ang katotohanan ito. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Ipapanganak ang isang lalaki at papangalanan siyang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nung dumating si Jesus Kristo, siya po ay tinawag na Kristo, Bisayas, o manunubos. Amin po ba? When Jesus Christ came here on earth, He was called Christ. He was called Messiah. Sapagkat ang ibig sabihin, siya po ay tagapagligtas. Ano po ang pakay ni Jesus Kristo? Bakit po siya nagpunta sa mundong ibabaw na ito? Para po magligtas. Para po maging tagapagligtas. The reason, the first and foremost reason why Jesus came here on earth is to save the world by dying on the cross of the Calvary. Matthew 1:21 says, she will give birth, Mary will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Ano po ang dahilan bakit po nagkatawang tao ang Panginoong Hesus Kristo? Ano po ang dahilan? Para po magligtas. Ano po ang sabi ganoon sa susunod na verse na ating babasahin? Ano po ang sabi ganoon? Makikita po natin ano po ang sabi.
For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Maging ang anak ng tao ay naparito, hindi para maglingkurado, hindi para maglingkod, at ibinigay niya ang kanyang buhay bilang pagtubos para sa lahat. Naunawaan ko ninyo ako? Lito po muli, sabi ng Proverbs 11:13, He that wins souls is wise. Hindi sinabi, he that preaches every Sunday is wise. Hindi po. He that wins souls is wise. He that saves lives is wise. Because Jesus Christ came here on earth, and He was called the Messiah, He was called the Christ, and He was called the Savior. The first and foremost reason why Jesus came here on earth is to save the world through His life by dying on the cross of the Calvary. So si Kristo ay napunta sa mga imahong nito para magligtas. Pakisabi, para magligtas. At ang sabi nga noon, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa lahat bilang pantubos. Siguro alam naman ninyo yung sangla, pakisabi sangla. Pag nagsangla ka ng isang bagay, kinakailangan mong tubusin. Pag hindi mo tutubusin, maririmata. Tama? At yung sinagla mo ay hindi mo na mababawi pa. At naparito sa Hesus Kristo para tayo tubusin. Jesus Christ came here on earth to redeem us. Came here on earth as a ransom. No. For us, kagaya ng mga Abu Sayyaf. Ang mga Abu Sayyaf ay nangingidnap at ay iba pang mga kidnapper. At ang kasabihin nila, tubusin ninyo $1 million. Pag hindi nyo tinubos, mapuputan namin ang ulo. So alam natin, marami na napatay ang mga kidnapper dahil hindi natubos. Naunawaan po natin. Kasi Kristo ay naparito sa mundong ibabaw na ito para tubusin ang ating mga kasalanan. Tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Si Hesus Kristo ay magliligtas o tagapagligtas. At si Hesus Kristo ay manunubos. Pakisabi, manunubos. At ano ang kanyang binigay? Ano ang kanyang ginamit? Ano ang kanyang pinagtubos para tayo matubos sa ating mga kasalanan, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Ano ang kanyang pinagtubos? Ang kanyang buhay. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang kanyang buhay. At ano pong sabi ganoon sa aklat po ng Luke chapter or sa anong kasunod? Sa anong kasunod na verse natin? Asayang, sa Matthew. Tingnan natin sa Matthew 9:9-13. Napaganda nito. As Jesus went on from there, He saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Follow me, He told him, and Matthew got up and followed him. Sa Hesus Kristo po ay nakita niya ang lalaki na ang pangalan ay Mateo. At anong sabi niya kay Mateo, sumunod ka sa akin. At sino po si Mateo? While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" Nung nadaanan ni Hesus Kristo si Mateo, ang sabi niya kay Mateo, sumunod ka sa akin. Ang tanong ko po, sino si Mateo? Si Mateo na ang dating pangalan ay si Levi o si Levi. Siya po ay isang makasalanan. Siya po ay isang tax collector. Matthew, formerly called Levi or Levi, was a sinner and was a tax collector. Pero anong sabi ni Hesus Kristo sa kanya? Jesus said to him, "Follow me." Nakikinig pa ba tayo? Sino po yung tinawag mo ni Hesus Kristo? Si Mateo. Ano po si Mateo? Makasalanan. At nang makita siya ng mga Pariseo
mga teacher of the law, ito ang sabi nila, bakit kumakain sa Hesukristo? Sabi niya sa mga alagad ni Kristo, bakit ang inyong guro ay kumakain kasama ng mga masasamang tao at mga maniningil na buwis o mga tax collector? Sa panahon ngayon, hindi lamang po ang mga tax collectors ang sinner ngayon. Amin po ba? Pati yung mga nakikinabang sa PDAF. Sila ngayon yung mga sinners. Amin po ba? Yung mga mambabatas na nakikinabang sa PDAF. Ano yung PDAF? Ano yung PDAF? Yung PDAF ay dapat na budget para sa pangangailangan ng mga Pilipino at ng bansang Pilipino. Pero ninanakaw ng mga politisyan. Nakikilig po ba tayo? Also known as pork barrel. Yan. At ngayon, habang pinapangaral ko ito, no, eh, naglabas si Napolis ng napakaraming government officials, secretaries, member of the lower house and the senate. Yung iba ay active, yung iba ay inactive. At ayon sa kanya, no, bagamat hindi pa ito confirm, pero marami sa kanyang name, sa kanyang list, ay confirm na talagang nakinabang sa pita o sa pork barrel. Sabi nga ng Bible, for the love of money is the root of all evil. Ang pagmamahal sa salamin, siyang ugat na kasamaan. Kaya sabi ng Biblia, we cannot serve God and money. We cannot serve God and mammon. Pag may nabasa kayo sa Bible na mammon, ang ibig sabihin niya ay money or pera. Jesus, when Jesus saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth, he said to Matthew, come follow me. Sino po ang tinawag ni Mateo para maging alagad? Sino po ang tinawag ni Kristo para maging alagad niya? Si Mateo po ay mabuting tao. Amen? Amen. Hindi po. Si Mateo ay isang makasalanan, maniningil ng buwis. Isang tao hindi mapagkakatiwalaan, mapagmahal sa salamin. Hindi naglilingkod sa bayan, hindi naglilingkod sa tao. Naglilingkod sa kanyang sariling bulsa. Pero dito mo makikita na bagamat siya'y makasalanan, tinawag siya ni Hesukristo para maging alaga. We could see that even though Matthew was a tax collector, was a sinner, Jesus called him to become one of his disciples. Nakunawaan po ba natin? Mamalakpak nga po yung mga nakakunawa. Amen. Thank you. Ituloy po natin ang pagbasa, mga minamahal, sa aklat po ng Mateo 9. On hearing this, Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. It is not the healthy who need a doctor, but the sick. Hindi ang mga walang sakit ang nangangailangan ng doktor, kung hindi yung mga may sakit. Naunawaan po natin na ibig sabihin ang nangangailangan ng mga tagapagligtas ay ang mga makasalanan. Amen. Naunawaan po ba natin? Naunawaan ninyo yung ating pinag-aaralan po? Amen. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but sinners. Naparito ako para tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga mabubuti o ang mga matutuloy. Ang nais ko ay kahabagan o pag-ibig, hindi ang pagsasakripisyo. Naunawaan mo natin. So makikita natin sa ating pinag-aaralan na si Hesukristo ay nagpunta sa mundong ibabaw na ito para magligtas. Ituloy po natin ang pagbasa. Jesus Christ came here on earth to save the world. It is clearly seen in Matthew 1:21, Mark 10:45, and Matthew 9:9-13. And in the book of Matthew 8:36-37 says, Matthew 8:36-37 says, what good is it for someone to gain the whole world
yet forfeit their soul. What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Makikita natin sa aklat ng Mark 8:36-37, napakahalaga ng kaligtasan ng isang kaluluwa o ng isang tao. Ano ang itutumbas mo? Ano ang iahambing mo para sa kaligtasan ng kaluluwa? Mapasaiyo man ang buong mundo, pero hindi ka naman ligtas, hindi ka naman papasok ng langit, ang sabi ng Bible, walang kabuluhan. Naunawaan mo natin mga minamahal. So ang ibig sabihin, kung bakit si Jesus Christ ay nagkatawang tao at namatay sa krusang albaryo, kung bakit siya naging tagapagligtas, sapagkat napakahalaga ng kaligtasan ng kaluluwa. Napakahalaga ng kaligtasan ng tao. Naunawaan po ninyo ako. Sino pong nakakaunawa, taas ang kamay. Amen. At makikita po natin mga minamahal sa aklat po ng Lucas 15, versikulo 10. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Isang kaluluwa lang na maligtas, isang tao lang na maligtas, makapagsisi ng kasalanan at makapagbagong buhay, libong anghel, at napakaraming anghel, or millions of angels, even immeasurable number of angels, rejoicing over one sinner who repents. Nakikinig po ba tayo? Gusto niyo po bang mapasaya ang langit? Gusto niyo po bang mapasaya ang mga anghel? Pag tayo po ay naligtas, sasaya po ang langit. Pag tayo po ay nakapagligtas, sasaya po ang langit. Naunawaan po ba natin? Sumasaya pala ang langit kapag tayo ligtas at tayo po ay naligtas. Naunawaan po natin, hindi pala sumasaya ang langit sa marami nating ginagawa at marami nating gagawin at maraming nangyayari sa atin kung hindi naman tayo ligtas at hindi naman tayo nakapagligtas. Kung nais nating mapasaya ang kalangitan, ang kinakailangan po pala ay tayo ligtas at tayo po'y makapagligtas. Naunawaan po natin. So, ibig sabihin po mga minamahal, balikan po natin yung Proverbs 11:30 letter B, and the one who is wise saves lives. Yung team natin, share, pakipos mo nga yung team natin. He that wins souls is wise. Matalino ang nagliligtas ng kaluluwa. Matalino ang pinapahalagahan ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Matalino na ang pinapahalagahan ay ang kaligtasan ng mga kaluluwa ng tao. Naunawaan po natin mga minamahal? Naintindihan po ba natin yon? Hayaan po natin pumasok po ng malalim sa ating mga puso yun. Maganda po na kayo po'y kopya ng kopya. Maganda po na kayo po'y naglilista. Pero higit po sa lahat ay mas maganda na maunawaan natin yung ating pinag-aaralan at yung ating mga kitabuto. Naunawaan po natin, ang sabi ganoon si Kristo ay nagpunta sa mga ibabaw na ito para tayo maligtas. At ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. At para sa kanya at sa kalangitan, napakahalaga ng kaligtasan ng mga kaluluwa. Naunawaan po natin. At masaya ang kalangitan kapag meron natin ligtas. Ang buong mundo ay mapasa atin man o mapasa kamay man ng sino pa man. Kapag hindi siya ligtas at hindi siya nagliligtas, ito ay walang kabuluhan. Naunawaan po natin. So ang ibig kong sabihin ng banal na kasalanan, matalino ang ligtas at ang nagliligtas ng mga kaluluwa. He that wins the souls is wise. Nang ibig sabihin, naiintindihan niya, naunawaan niya,
kung ano talaga ang pinakamahalaga sa kanyang buhay at pinakamahalaga sa buhay ng lahat ng tao. Kinakailangan natin iligtas ang mga hindi paligtas. Kinakailangan natin iligtas ang mga unbelievers. Sino rito ang may mga mahal sa buhay na hindi paligtas? Taas ang kamay ko. Sino may mga kapitbahay na hindi paligtas? Taas ang kamay ko. Sino may mga classmates na hindi paligtas? Mga katrabaho na hindi paligtas? We do have neighbors, relatives and friends. We do have classmates and office mates that are not yet saved. So, at ang nais ng Panginoon, maging matalino tayo, atin sila iligtas. Naunawaan ninyo ako, maging matalino tayo at ang nais ng Panginoon, atin sila iligtas. Kaya ang layunin ng mensaheng ito, nais ng Diyos na tayo ay maging soul winner. Pakisabi, soul winner. Ituloy natin ang ating pagluluto. Ituloy natin ang ating paglalaba. Ituloy natin ang pagkukuha ng picture at ang pagbibidyo. Ituloy natin ang pagtamburin, pagsayaw, pag-awit, pagtugtog. Pero higit sa lahat, magligtas tayo ng kaluluwa. Amen? Sino pong nakakaunawa ng taas ang kamay? Magpayaman tayo, hindi masamang yumaman. Kumuha tayo ng karangalan sa ating eskwelahan. Kung tayo pinapag-aral ng Diyos, hindi masama yun. Lalo na kung para sa kalukulatian ng Amang sumasalangit. Pero higit sa lahat, ay tayo po ay magligtas ng kaluluwa. Amen? Amen po ba? Tayo po ay magligtas ng kaluluwa. So kinakailangan natin i-evangelize ang buong mundo. We have to evangelize the lost. And we have to evangelize the unbelievers. In the book of Romans chapter 10 verse 16 hanggang 17. Romans 10, 16 hanggang 17. Or Romans 1, I mean, palitan natin, gawin mo kaya ng Romans 1. Pero bago mo balikan yung Romans 1, tingnan natin muna sa Mark 8:36. Sa Mark 8:36. Pupuntahan natin yung Romans 1, 16-17. Mark 8:36 tayo. O sige, kung gusto mo yung Romans 1:16-17 muna, palitan natin yung Romans 10 na yan. Huwag niyo po muna ilista po. Huwag po muna niyo kayong maglista po. Mas maganda po, makinig po muna po kayo. Nakikinig po ba tayo? At gagawin tayo sa winner ng mensaheng ito. Amen? Hindi lamang po organist, but soul winners. Hindi lamang po tamburiners, but soul winners. Amen? Not just prayer and fasting ministers, but soul winners. Amen. Not ushers and usherettes, but soul winners. Amen. Pakisabi ko sa katabi mo, soul winner. Soul winner. What good is it for someone? Eh, tapos na yan eh. Sa 38 na tayo. Mark 8:38. Mark 8:38. Tapos yung Romans 1:16. 2:17. Bali po kung susumahin natin yung Mark 8:38 po at saka yung Romans 1:16 at 17 kung ating susumahin, ito lang po ang sinasabi niya. Hindi natin dapat ikahiya ang pag-i-evangelize. Hindi tayo dapat nahihiya nag-i-evangelize. Nang ibig sabihin, dapat tayo ay nag-i-evangelize. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First the Jew, then the Gentile. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. A righteousness.